Alright, pakilala ulit tayo, Emmanuel Gelbes, Automotive Technology Graduate, Marketing Management Graduate. I have been in the automotive industry since 2014. So, simulan na natin. Ano ba yung i-discuss natin? Paano nga ba pumili ng second hand na sasakyan? Tsaka ano ba yung market value nung sasakyan na ano? In general tayo, sabihin na natin. Ano nga ba, paano nga ba ma-assess yung market value nung sasakyan? Unang-una, yung market value. Ano ba yung market value? Hindi naman yun yung mga pinopost nung mga price ng tao sa FB. Kasi yun eh, asking price nila yun, hindi yun yung market value. Ang market value, yun yung price na willing bilhin ng client yung selling, na yung binibenta. Kunyari, nagbenta si customer na isang specific vehicle, asking niya 1 million, ayaw bilhin ng client. Ang willing siya bumili ng ganung klase ng vehicle for the price of 700,000. So yun yung market value, kung magkano, kung ano yung willing niya na ibayad para doon sa sasakyan na yun. So, paano natin malalaman kung ano sila yung willingness nila? So pinakamadali niyan, ano mo yung pattern, syempre aralin mo yung pattern. Pinakang ano ko, para sa sarili ko lang, ginagawa ko para sa sarili ko is kunin mo yung SRP. Ito, para to sa mga 5 years na sasakyan, ha? Kukunin mo yung SRP, yung cost, kung magkano niya binili yung sasakyan niya. Tapos, hahatiin mo yun. Pagka nahatiin mo na yun, yun eh, para sa mga sasakyan na 5 years na. Normally, yun na talaga yung market value niyan. Dumidepende na lang sa mga iba't ibang klase ng sasakyan. Kasi habang tumatagal, pababa pa ng pababa yan, lalo na pag dumating sa kwentuhang automotive, di ba? Pagkasasakyan, habang tumatagal, bumababa ang value niyan. Pero may mga exceptions, syempre. Yung mga sasakyan na mataas ang demand, ano ba yon? Syempre, pinakamagandang halimbawa dyan, yung mga Honda Civics, no? Pag nakikita mo yun, hindi bumababa ang value nun. Yung mga, ano, na SIR, yan, mga, ano, basta, mga Civic. Meron ako, lagi akong nakakwentuhan, nakatrabaho ko, yan, ano yan, Civic fanboy. Talagang, totoo naman, makikita mo, willingness to buy ng mga tao pagdating sa Honda Civic, iba talaga. Kaya, yung market value niya, nagme-maintain. Makita mo, yung ibang mga kasabayan niyang auto, halos sa wala na, mababa na sa 100,000, yung mga 96 model na Civics. Pero siya, hindi siya bumababa na 100, 150, birang-bira. Yun, so yun yung market value. Tapos, ano pa ba mga pag-uusapan natin? Tingin tayo sa FB ng mga binibenta yan. Please, nakakita nyo kung ano yung tinutukoy ko, ano. Record natin to. Hindi yan, alaro, start na. Alright. So, check natin yung mga, ano. Yun, vehicles. Tignan natin, ha. Ano tayo niyan? Oo nga pala, ang taas ng ano ngayon, ng dami, biglang dumami yung mga nagbebenta ng mga assume balance. Dami. Bagsak presyo pati. Ganun yung ano, mga assume balance nga pala. Advice ko sa mga assume balance, nagbenta, sayang, pusin nyo muna bago nyo ibenta kasi babaratin lang kayo ng customer. Alam niya na mga customer, gustong gusto kayong ano niyan, baratin, kawawain. Though,
Naniniwala din ako sa kanila, isipin mo. Sa motor, sabihin na natin, no, bumili ka ng 90,000 na halaga ng motor, 100,000, pa, kakabili mo lang, sabihin na natin, naka isang taon ka na nahulog. Kaya mo mabibenta mo lang yung sasakyan mo, 80,000. Magkano na naihulog mo doon? Kung una, yun, magkano na naihulog mo? Hindi mo na mababawi yun eh. Tapos, halos, pagka kasi ganyan, halos na dodoble yan eh. Yung mga payment sa motor. Ano yan, nadodoble yan pagka naka-loan yung mga financing. Opo. Ayun eh, nadodoble. Nadodoble yan. Kaya ang mangyayari dyan, so, babawasan pa, bibenta mo ng 10K, yung, ay, ng 80,000, pinakash mo. Laki nang nawala sa iyo, tapos pagbabayar ano, tapusin mo pa yung ano, yung monthly mo, kano na lang matitira sa iyo, halos di mo na nabawi yung hinulog mo. Aba, komplikado niyan, napaka-komplikado niyan, kaya talagang ano, kawawa, kawawa yung iba. Yung iba nagde-decide, pahatak na lang eh. Eh, ayun, magtingin tayo. Mga ano nga pala, yan eh. Saan na tayo? Wala. Yan o. Ito, tignan mo. Low cash out. Masyong balance. 16K lang o. Yan o. Need bank approval. Ito ang tawag na ito. Ano, so eto, ito yung nakita natin. Low cash out as yung balance. Nako, medyo komplikado to. Palagay ko to. Hindi na ipapalipat ng pangalan. Pero, patayin. Yung mga ano lang. Ayan o. Suzuki Esteem. Ano to eh. APV ito, mga ganito eh, mga automatic tranny, all power, as is where is, sira na yan. Para nang may gusto ganito niya. Eto, diba, sinasabog sa inyo. 2011, 550, medyo mahal pa nga ito eh. Dapat ito, mga ano na lang, na 450, 480. Medyo mataas itong 550 nito. Ganun naman lagi. Naman lagi. Pagka ano. Siyempre. Pagka. Nabili na yan. May gusto nang bumili ng presyo niya. Sa presyo ng ganito. Ito sabi. Yun yung ano. Market value. Ito. Ako. 295,000. Yan o. Tiburon. Ano na yun. Ganda nito. 395K lang. Mga presyohang ano na to. Malupitan na to. Book to door. Ayan. So, ayan, 280K oh. Diba? Sabi ko sa inyo, 2015 model, 280K. Kano nyo binili to? Saktong-sakto to sa ano natin, sa yung ating guide na ano, ganyan din yung mga market value. Ito, mabilis mabibenta to kahit tawagan natin to ngayon. Palagay ko, ano na to, mabilis na ma-ano to, ma-re-release. Yan ang ano niya, ang presyuhan yan. Normal lang yan. So, yun. Kung sabihin mo naman sa akin, lugi ka. Kasi, 5 years lang, nangalahati na yung presyo no sasakyan na binili mo. Eh, yung sabihin ko sa'yo. Ito na bumili ng kotse. Hindi depreciate yan.
Daily pressure dyan. Yun na, ano din. Pinaka, ano natin. Tapos, ano pa ba? Oh, guide nga pala. Pagbibili ka ng sasakyan, ano ba yung mga ano natin dapat tignan. Next video na natin. Kasi, aaralin pa natin kung paano, research natin yan. Ako nga pala si Emmanuel Gerges, yung maaari natin sabihin na automotive market researcher. Hindi naman kasi ako expert pa. Hindi naman natin masasabi na eksperto na tayo. Hello? Hello? Apo, good afternoon. Si Eman po, sir. Anong pangalan, sir? Hindi ka nakasave sa akin eh. Ah? Ah, sir, ganito. Kasi bukas pa kita mapapalo up dyan. Gawa nang wala ako sa office. Opo, na ano ko eh. MWF pang schedule ko. Bukas, papalo up kita, sir, ha? Text mo na lang din sa akin yung pangalan, sir, saka yung unit para bukas mas madali kong mahanap. Oo, sir. Sige po. Send nyo lang po. Text nyo lang sa akin. Thank you po, sir.